they involve people who will lead the country, di ba? So matindi yung matinding impact ng aming mga desisyon, dapat matitindi din ang mga credibility track record ng mga pinipili. Ngayon, para po paging Judicial and Bar Council ang dadaanan, kailangan ng amendment sa konstitusyon. Yan po ang mungkahi ko, na ibalik na lang natin doon. Kasi dati naman, ganun eh. Dati ganun naman sa JBC yan eh. Kaya lang, nung namin naman nila yung konstitusyon, ito, commission on appointments na naman. Puro naman politiko na yun nandyan. Kung sinong nasa administration, yun na yun. Bihira yung hindi sila nag-confirm agad. What are the strong points of the COMELEC? And what are the really weak points that need to be changed radically, immediately, or we will reap the consequences of this weak system in our leadership? Alam niyo, yung commission on appointments na yan, it's a weak system eh. Kasi it's 90% political. Mm-hmm. Kaya kailangan yung mga tao, i-publish na lang ng commission on appointments yung kanilang mga profile at mga asalin para yung mga tao can write their senators, their congressmen, congresswomen. Sa Amerika naman ganun eh. COMELEC, why would you even suggest to people to serve in government? I really encourage good people to serve government. Ibalik natin yung tradisyon ng unang panahon na mga nagsisilbi sa gobyerno, mga huwes, mga commissioners, ay mararangal na mga tao, mararangal at marurunong. Mm-hmm. Kaya malaking bagay din po yung quality ng appointments, malaking bagay po yun. Kaya sana po yung mga pumipili at nagsiscreening ay seryosohin naman nila at huwag naman masyadong politika lang lahat. Okay lang din yan, may political choices siya. That's the reality, the president appoints. Pero ibigay naman nilang listahan sa presidente ng yung mga maayos naman na mga tao. Yung marurunong naman. Huwag naman yung pasubo niyo yung presidente niyo. Pagdating pala doon sa trabaho, hindi marunong. I mean, trying to, part of my laban was not only to expose wrong and correct and injustice to the people, but also to inspire others to stand up for what is right and to serve the government faithfully. Kasi mahirap po yung mga nag-aambisyon mag-gobyerno at matataas ang rango para po magkapera. Yan po ang mga problema sa mga taong pumasok sa gobyerno para magkapera sila. Mm-hmm. Dapat po sana yung mga presidente, ang screening ay mas magaling, mas malalim para malaman natin yung mga track record, yung mga properties nila, mga asawa nila, yung mga salin, tama yung salin. Tsaka yung pa-investigate nyo yung mga ano nila, mga personal na buhay nila, kasi baka grabe sila magsugal, may mga utang sila sa Soler, may mga kalaguyo sila, sino naman mag-support ng pangalawa, tatlong asawa nila, di gobyerno. Siyempre, mahurakot sila pag marami silang kalaguyo, di ba? That's the point in asking kung itong magugobyerno ba ay, they are upright people. Na wala silang mga extramarital affairs. Because they will steal it from the government coffers. Yan. Oh. Kaya dapat sana po, suriin mabuti yung mga nagpapadala ng listahan, shortlist sa presidente. Turiin po ninyong mabuti ang track record, judicial or law practice excellence, saka po yung personal nila na buhay.